Ma'am, sabi nga raw po ay dalawang low pressure area ang bumabagtas ngayon sa Philippine Area of Responsibility. Kaya isama natin sa ating panalangin sa pagkakataon na ito. At tama naman o, sa Ebanghelyo ay tinanong ni Jesus, sinong aking ina at mga kapatid? Sabi niya, hindi ba kilala ni Jesus ang kanyang ina at mga kapatid? No? At tinatanong niya ang mga nakikinig sa kanya. No? Well, of course, no? Kilala ni Jesus. No? Pero bahagi ho na makita natin alin, dalawang puntos ng paninilay. No? Una, kumisa sinasabi niya ba, si Jesus ay may mga kapatid. Hindi birhen ang mahal na Birhen Maria sapagkat may mga kapatid si Jesus. Kasi nakalagay naman sa ibang ngayon. Ito, hinahanap ka ng iyong ina at mga kapatid. May kapatid nga ba talaga si Jesus? Ibig sabihin, yung either mas maganda sa kanya o mas bagal sa kanya. So, alam niyo yung dynamic na salita na kapatid sa wikang Hebreo ay nagpapahayag na alin. Kapag sinabi mong kapatid, yun ay general term. Katulad halimbawa tayo, tayo pag sinabi mong kapatid, hindi katulad ng English. Sa English ay may brother, no? Mayroong sister. No? Sa atin, ang tawag na natin kapatid na babae ay wala tayong tawag sa Tagalog ng kapatid na babae. No? Tsaka pangpangan mayroon. No? Yung kapatid na lalaki, no? Na matanda, ang tawag ay kakak. No? So, pero sa Tagalog, wala. No? Pag sinabi mong kapatid, pwedeng kapatid na babae o kapatid, yung one word, no? Na masasabi mo na, ito, kapatid. Sa kanila, kapag sinabi mong, yung ginamit ng salitang kapatid, sa original na ginamit sa banal na Ebanghelyo na natagpuan natin ngayon, maaaring sumasakraw saan, kamag-anak, pinsan, no? O maaaring mga pamangkin. No? So, in general, girl, tiyawa na ako talagang kapatid sa Jesus. No? Kailangan, kumisa niyo nang ginagamit iba, si Maria hindi birhen. No? Pero bahagi yun na kung saan, ano, ibig sabihin, yung salitang ginamit ay alin, kumikilala saan, sa may kaugnayan kay Jesus. No? Kaugnayan kay Jesus. Pangalawa, sabi nga po natin, ano, ay tayo ay kapatid ni Jesus. No? Yan kung minsan kapag yung tao ay mga magulang, sinasabi, Papa Jesus. No? Medyo theologically wrong. No? Kapag sinabi natin, ang dapat na Papa natin ay si Yahweh. Si Jesus, kapatid natin. Kaya mali yung sasabihin natin Papa Jesus. No? Kasi hindi natin Papa si Jesus, kapatid natin si Jesus. Ang ating ama ay alin? Ang ama ni Jesus. Si Yahweh, si El Shaddai, si Jehovah, kung tawagin din ang iba. No? Si bahagi yun na kung saan, si Elohim. No? Yun ang ginatawag natin Diyos Ama. Kaya ang tawag natin ay tatlong persona sa isang Diyos. Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya kung tutusin, ang tamang term na gagamitin natin kay Jesus ay utol, no? Kapatid, no? Hindi ama. No? Bahagi ho yun. Kaya nga sabi nga natin, tayo magkakapatid sa ating Panginoong Jesucristo. So ano yung pinapahayag dito? No? Ninais na yung Jesus na alin na tayo magkaroon ng kaugnayan sa Kanya.
bahagi o ang kaugnayan na ito ay din kaugnayan katulad ng kaugnayan na kung tawagin natin ay very close. Kapatid. Ha? Ito yung aking mga kapatid at ito ang aking ina. No? Yung mga nakikinig at sumusunod sa aking kalooban. No? Yun. Yun ang nais na maging bahagi ng ating ugnayan kay Jesus. Dahil tayo nakikinig at tumutugon sa kanyang panawagan. At yun yung biyayan ay binigay sa atin. Mula nung tayo ay bininyagan, kaya tinatawagin natin si Maria Nagin, ating ina. No? Kasi tayo magkakapatid kay Jesus Cristo. No? At dahil siya ay anak ni Maria, tayo rin ay may karapatan tumawag kay Maria na ating ina. No? Kasi ninais niya na tayo ay magkaroon ng ugnayan sa kanya. No? Ninais niya na tayo ay maging kabahagi. At yung pagiging kabahagi na ito, kaugnayan na ito, galing, very, very intimate. No? Kasi kapatid eh. No? Ano yung maganda ho yung salitang kapatid? No? Bakit ang tawag sa atin kapatid? Kasi ang salitang kapatid ay nanggaling saan? Patid. Pag sinabi mong kapatid, pinatiram. Saan nagkaroon ng patid? Doon sa umbilical cord. Yung puson. No? Yung puson. Kapag sinabi mong kapatid mo, isa yung pinanggalingan ng puson. Pinatid yung puson. Kaya ang tawag sa atin ni Aling, kapatid, no? Kasi isa ang pinagputulan natin ng puson, ng puson, yun ay Aling, sa nanay natin. Kaya sabi nga natin, kapag sinabi natin kapatid, no, ay very, very intimate. Hindi lamang physically. No? Ngunit nais ay pahayag ng buong may kapal na naman, maging bahagi ito ng pakipag-ugnayan natin sa ating Diyos, no? At sa ating kapwa-tao. No? Pag sinabi niya ating kapatid, no? Brother and sisters in Christ, no? Ay nawa ay makita natin na alin. Sabi nga natin, iisa yung pagkilos ng ating nilalaman at pakipag-ugnayan. At ano yung nais na ipamanik ng pumikapag? Yung pagsunod, pakitinig at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Yeso Kristo. Kaya, yan na po, no? Bahagi. At sabi nga, kalimitan natin, tatlo. No? Kalimitan tatlo. Ano yun? Panalangin. Ano pa? Kabiyaya ng binyag, yung ating pating mabuting halimbawa. Aking isa natin kay Jesus bilang mga mabubuting mga tao. Hindi para ipagyabang yung ating mga ginagawa, ngunit para tularan ng iba. Ano ito yung pangatlo? Bilang mabuting katiwala. Bahagi yun na kung saan ay kinakailangan natin pahalagahan ang bawat isa, ang bawat bagay, at ang bawat ugnayan. Ang sinabi natin, sabi nga natin ay pagiging mabuting katiwala, pinangangalagaan natin na huwag masira ang isang bagay, ang isang tao, ang isang relasyon, lalong-lalo na yung ugnayan natin sa Diyos at sa bawat isa. So, hindi yung pwede na tayo may connection sa Diyos, pero wala tayong connection sa bawat isa. Hindi rin yung pwede may connection tayo sa bawat isa, pagkatapos wala tayong connection sa Diyos. So, kinakailangan pareho. Kaya, sana po, makita natin yung kahalagahan ng tinatawag nating
mga magkakapatid, saan tayo, sabi nga natin, magkaputol. Kapag sinabi yung magkaputol, we cannot be complete without that interconnection. Kaya yun nawa yung makita ho natin, pagkakataon na kung saan ay mapahalagahan natin yung kahalagahan ng pagiging magkapatid at yung pagiging magkapatid natin kay Hesukristo.